Eh, dati gabuti lang siya ngayon. Ang laki na niya. Congratulations! It's a boy! Manoy, may Maricel Junior na ako, Manoy. Ako, Manoy. Manoy. Ano? Akala ko ba mag-away tayo? Bakit magkayakap tayo? Kanina, oo. Manoy, huwag na lang ka tayong mag-away. Kasi nararamdaman ni Baby ang nararamdaman ko. Alam niyang galit ka. Alam mo, kahit naman nagigigil ako sa'yo, no? Hindi ko dadama yung inaanak ko. Uy, tama na yan. Bawal ma-stress si Mami. Nasa-stress si Baby nito. Sige ka. Sorry, hudo ka. Makulit kasi itong kaibigan ko eh. Dok, naaway pa ako pag sabihin mo. Tama na yan. Kayo talaga. Manoy, tama talaga ang sabi mo na lalaki ang anak ko. Sabi ko naman sa'yo eh, di ba? Tama yung kasabihin ng matatanda. Kapag hindi blooming yung nanay, ibig sabihin, lalaki yung pinagbubuntis niya. Nanay, kung gusto mo, mag-away ulit tayo. Bawal ma-stress. Shhh, tama na yan. Ayan. Gutom lang. Salamat. Anak, sipag natin ah. Sineseryoso mo pag yung jeling. Kailangan ho eh. Alam mo, tama yan. Pag maganda record mo rito, baka makatulong din sa pampaiksi ng taon pag sintensyado ka na. Good conduct, kumbaga. Salamat alam. Sige, tay. Manay! Ako talaga. Pero in fairness, natiis mo kung di kausapin. In fairness din sa'yo, ha? Natiis mo hindi magsalita pag kasama tayo sa kwarto, ha? Ate Manay, Tita Sel! Uy, Anya! Ah, mukhang okay na yung magtropa. Iba naman yun, na-share mo rin. Ano, hindi, ha? Hindi naman niya sinabi. Napuna ko lang, sanggang dikit kayo, eh. Tapos, napansin ko, hindi na kayo sabay pumapasok sa umaga. Observant lang pala talaga itong si Edwin number 2. Tinitingnan ka lang talaga pala niya. Pero, huwag na akong magsalita. Baka ano pang masabi ko. Saan po kayo galing? Sa clinic. Akala ko ba nakasipir na yung bibig mo? Siyempre kay Edwin, pero kay Anya, hindi. Alam mo ba kung anong gender ng anak ko? Baby cutie curl? It's a boy! Inaanak mo yan na. Wow, Tita Sel talaga po. Baby po ba to? Bakit po gento? Ganyan ka rin dati, baby cutie curl. Daddy, gento po talaga ako? So, anak, saan mo ba? Ipapakina ko na po to kay nating Michelle yung baby boy ni Tita Sel. Wait lang, cutie curl. Dapat ako ang magsasabi ng big moment. Karirahan po muna tayo kung sino mauna sa loob. Ikaw ang kulit mo talaga, ha? Sige, go! Anya, hintayin mo ako, Anya! Hoy! Tandahan mo, Rizel! Parang bata talaga yung kaibigan mo, no? Sige, pasok na ako. Wilma, sandali. Bakit? Kwentuhan muna tayo. Alam ko naman bakit iwas ka sa akin. Uy! Wala akong feelings, ha? Tsaka hindi ako affected. Wala naman ako sinasabi. Eh, baka mamaya nag-a-assume ka dyan, eh. Ang cute mo talaga pag nagsusungit ka. Ayan. Nakasmile na ako, ha? Hindi na ako nagsusungit. Yan. Mas cute ka pag nakasmile ka. Oo! Oh! Ito. Ayan. Yan. Mas cute yan. Yung walang mukha? Eh, kahit yata anong gawin mo, cute ka, eh. Nahiya lang naman ako sa ginawang kadaldala niya ni Maricel, eh. O, edi para patas tayo, ikukwento ko rin yung buhay ko sa'yo. Hindi naman ako si Ate Charo eh. Sa kanya ka na magkwento? Eh, sa'yo naaaliw yung anak ko eh. Masaya siya pagkasama ka. Saka gusto ko rin na maging magkaibigan tayo. Pasok na nga ako. Wilma! Hindi kita susukuan. At kahit gano'ng kahirap, kahit butas ng karayom, papasukin ko. Yung asawa ko, mahilig din yun sa pelikulang aksyon. Ayun,
Pinakita ako ng astang FPJ. Napasagot ko naman. Nauwi sa kasalan. Kaso nagulat ako. Napaga yung panganak ni Rihina. Tinawang ko yung endo ko sa kabuanan niya. Eh, malay ko bang excited si Anya lumabas? Daddy, Ate Manay! Ang ganda po ng drawing namin, Tita Selo! Ah, ang ganda! Ano to, mayon? Ano naman to? Ikaw tapos ito po yung bahayat. O sino naman tong tatlong to? Si Tita Sel, si Ate Manay, tapos ikaw po. Kaya nga, sinusulit ko mga panahon na magkakasama kami ng mag-inako. Patakot kasi ako na baka hindi na ako makakilala ng anak ko sa tuwing sasakay ako ng barko. Alam mo, nakaka-relate ako sa'yo. Kasi ganyan din yung kinakatakot ng nanay ko noon tuwing luluwas siya ng Maynila para magtrabaho. Sige, ako na. Baka magising pa si Anya. Salamat. Nakakatakot talaga. Kaya lang, kailangan kumayod eh. Para sa kanila, kaya tiis-tiis lang. Alam mo, tama ka. Tiis lang talaga. Eh, hindi naman masasayang yung mga sakripisyo mo, lalo na kumpara sa mga mahal mo. Oo, kaso, kung alam ko lang na mawawala agad ang asawa ko, habang nasa malayo akong lugar, nasa barko ako noon, nung mabalitaan kong iniwan na ako ni Rihina. Aneurysm. Kaya biglaan. Sorry, ha? Ayos lang. Mahirap talaga mawala ng asawa. Pero alam ko, mas mahirap mawala ng nanay, lalo na kung bata ka pa. Sabi ko sa sarili ko, hindi na ako papayag na magkahiwalay kami ng anak ko. Nagkanegosyo ako, tapos okay na. Hindi na ako sasakay ng barko. Dahil hindi na kami magkahiwalay ng anak ko. Sorry ha. Sabi ko naman sa'yo, kay Ate Charo ko nalang magkwento eh. Ganyan pala kadrama yung buhay mo eh. Ano, Wilma? Napahaba yung kwento ko. Quits na tayo, ha? Anong quits na tayo? Hindi pa tayo quits, babalun. Hindi naman ka tayo pinaiyak, no? Pagkatapos mong singa ng si Punto, hindi pa tayo tropa, ha? Naman! Oh, hindi ko silingahan yan. Sungit pa rin. Tropa na tayo. Oo na, na. Manay, yun lang talagang pinag-usapan nyo. Ikaw alam mo, ang tipid mo magkwento, pati sa chika, ang kuripot mo. Eh kasi hindi naman kagaya mo na chismosa. Hindi, no. Kung sa bagay, narinig ko naman yung iba. Hi, Pep! Ha? Ang ina-anak mo, masasaktan. Guys, lang ako. Manay, concern lang naman ako. Kasi baka mamaya nag-away kayo. Walang referee na aawat sa inyo. Alam mo, kaysa naman kami binagdidiskitahan mo, eh mag-umpisa ka nang maging pake, no? Ay, naku. Ang barat si Buyas mo. Tinukso lang kita para layasin mo na ako. Te, ano ka ba? Kinusap na ako ni Maggie. In 2 weeks, pwede rin tayo lumipad sa may apartment na sinasabi niya. Ay, nakaka-excite naman maglipat. Pero mas nakaka-excite pag kayo magkatuloy ni Edwin number 2. Talagang naibabalik mo sa usapan yan, ano? Pinipilit mo talaga, ano? Alam mo, hiya mo na nga kami.
friends na nga kami ng tao, baka mami maudlot pa. Maganda yun, Manay. Kasi di ba, friendship ang pinaka the best na foundation of love. Eh, tantanan na! Manay! Sinasabi ko lang to sa'yo kasi boto ako sa inyong dalawa. Ngayon, kung ready nang bumukas ang puso mo, sana papasukin mo agad si Edwin number 2. Hindi lang siya pogi, mabait pa siyang ama. Kasi utang na loob, matulog ka na. Tulog ka na. Balang araw, magkikita rin tayo, anak. Mahihirapan sa finals. Ano ba sekreto mo? Wala. Inspirasyon lang. Inspirasyon? Ang baday mo, ah. Tara, sino yan, ha? Ikaw. Ako? Ibig sabihin ko, ikaw. Wala ka bang inspirasyon? Ah, meron. Sino? Ate ko. Ate. Uy, sinabi ko na yung sa akin. Sino nga sa'yo? Secret. Uy, ang daya mo! Sino nga Aray! Ate? Ikaw nga. Ano? Natahimik ka, ano? Ang kulit mo kasi. Basta secret. Paliw ka talaga. Isugat eh. Salamat ka. Tara na nga. Nakara-kara kasi. Totong hindi tumitingin eh. Harold, anong nangyari dyan? Wala kayong pakialam. Uy, sayang din yung nakita yung drama dito. Dumating yung daddy ni Harold. Sinasama siyang umuwi. Lagi raw kasing bagsak, sinasayang pera nila. Pag di raw siya nagpakatino, patitigilin siya sa pag-aaral. Eh, sumagot si Harold, sinuntok tuloy siya ng daddy niya. Grabe naman pala yun. Naku, buti nga yun. Yabang kasi nyo. Medyo ano? Notes yan. Alam ko hindi ka nag-notes. Photocopy mo yan. Bukas, kung gusto mo, sumama ka sa group study namin. Oh, sige, good luck sa finals, ha? Jenny, tanda mo yung sinabi ko, ha? Libro mo na bago lalaki. Ano siya? Ingat ka, ha? Oh, sige, bye-bye. Mali, dito tayo, mali. Baka naman magbukang kalabasa na inaanak ko, ha? O preso. Halloween, yun ang peg mo. Manay?
Sobrang common na kasi kapag color blue, paglalaki ang anak mo. Nabasa ko kasi, orange radiates warmth and happiness. It offers emotional strength during difficult times. At tinutulungan tayo makarecover sa mga disappointments, despair, and grief. Gaya nito. Sige na, nag-essay writing contest ka na naman. Kumbinsido na ako sa orange na yan, sige na. O ito pa, ang daming orange. O, yan. Ba? O, orange na feeding bottle. Alam mo, dapat singiling kita ng 500 pesos tuwing naalala mo yung ex mo. Manay, di ba hindi nga naging kami? Talaga ba? Ano ka tawag mo sa kanya? Coach. 500? Ang mahal mo ng pagsisenti nito. Maghanap na lang ako ng orange for recovery. Manay, mahal talaga dahil alam ko paulit-ulit ka magsisenti. Wala na, Manay. Hindi na rin ako umaasa. Kasi nga, di ba sabi mo, dapat matagal na siya nagpakita kung talagang pananagutan niya ang baby boy ko. Alam niya na yan, ha? Diyan lahat ang lagay. Uy! Tosa! Alam mo, swerte mo. Kung ako meron yan, hahanap na akong baghatang tumakas. Ha? Uy! Tumigil ka sa sinasabi mo, ha? Magpapahama ka pa ng tao. Masahin mo ko. Wala ako pa rin. Ako pa lahat. Nahanap ko, eh. Wala ako, eh. Sige! Boss! Siya? Pabalik ako pa yung mga pinggan, ano? No. Ikaw na bahala dyan, ha? Ah. Alam mo, swerte mo. Kung ako meron yan, hahanap na akong pagkakataon tumakas. Pagkakataon mo na to, Cholo. Para makita ang anak mo. Alam mo, tama yung sinabi sa'yo nung kumag kanina. Salo. Yung pagiging jail aide mo. Mas nakakalabas ka nga naman sa selda. At makakaanap nga naman ang pagkakataon na pumuga o tumakas. Kahit mabagal ho yung usad ng kaso ko, mas mabuti na ho siguro magtiis. Kasi kung tatakas man ako, magiging wanted lang ako. Kawawa naman yung magiging anak ko. Magkasama nga ho kami pero nagtatago naman kami. Ayoko naman ng ganun ang buhay para sa kanya. Alam mo, tama yung gagawin mo. Naku, huwag na nga kayo malungkot. Eh, lapit-lapit lang naman ito nilipatan namin, no? Dalawang kanto lang layo sa dorm. Pero siyempre, mga ate, iba pa rin pag doon kayo sa dorm. Ay, ang sweet-sweet niya naman. We need a remembrance. Let's take a photo for Multiply. Yeah? Ano yun? Ate, parang Friendster. Eh, bakit di na lang sa Friendster? Ate, 2008 na, wala na nang gaganyan. Multiply. Ako na lang yung Friendster. Multiply na tayo. Picture na tayo, ha? Alright. Oh, ready. Gusto ko pa rin sa Friendster. One, two. Kiss. Yung walkie naman. Sa pala. Mag-isa ka sa Friendster. Yan. Will ba my lovey dubs? Saan to? Sa taas? Oo, sa taas na lang yan. Eh, ako. Saan nakalulugan? Eh, siyempre, sa puso mo. Alam mo, ang cute mo talaga. Pero sarado natin dahan eh. Ayan. Tara, boy. Yay! Tingin, tingin. Ang ganda. Ang ganda. Ito saan? Ay, dito na lang sa kusina, Manay Apple. Oh, sige. Kiraan. Ready na kami! Uy, lagyan niyo muna ng dyaryo yan. Mauna mo lang pasa.
Sabihin mo ako ng toro sa kanya. So, please lang. Teka, sandali. Mamaya na kayo magpintura. May buntis, oh. Nga, no? Eh, tara. Yan, sorry. Mas mamadaan na nalilo ko dito. Pretty excited lang kami tumulong ka. Alam mo, Edwin, may pusong ama ka talaga. Di gaya ng iba dyan, ang liliit na nga ng Bias. Aray! Loko lang. Kahit naman ko salita, tinulungan na nga eh. Loko lang? Ha? Sa tayo, Jim! Tige. Sandali. Hello? Ate, pasado ako sa lahat! Ate, papa, photocopy ko class cards ko, tapos ipadala ko dyan para makita mo. Congrats, bunso. O sige na, pinapatawad na kita kahit mabing-bing ako sa kasisigaw mo. Ganun ba? Sorry, ate, ah. Excited lang kasi may balita to sa'yo, eh. Sige, ako, pasa. Proud na proud ang ate sa'yo, ha? Congratulations. Ingat ka lagi. Sige, salamat, ate. Bye-bye. Thank you, Lord. Ralph! Pasado ako sa lahat. Thank you talaga sa tulong mo, ha? Ikaw talaga nagtulong sa akin, eh. Thank you. Thank you talaga. Matutuwa talaga si ate ni Tut. Oh, thank you talaga. Hoy! Nakapas ako dahil sa inyong dalawa! Ano? Nasabi mo na ba yung iodine, lutetium, vanadium, uranium, ha? Nasabi mo na ba? Puro ganun kasing nasa notes mo, eh. Ano yun? Eh wala, sabi kasi nito, iodine, lutetium, vanadium, uranium. Alam mo, chance mo na to, eh. Ba? Mabawi man lang ako sa ginawa mong pagtulong sa akin. Saro, ha? Iodine, lutetium, vanadium, uranium. Ano siya sabi niya? Palabiro lang si Harold. Ang weird niyo, ha? Uy, hi, Jen. Hi. Totoo, ano shit. Sabi ni Haro, iodine, the tissue, vanadium, elements, chikong. Iodine, the tissue, vanadium, uranium, another U. House Manay. Salamat na matapos na tayo sa pagdiligpit. O siya nga pala, ito yung mga ibang damit. Dinala ko na rito, ha? Thanks, Manay. Ano yan? Naisip ko lang, Manay, sa ilang buwan natin dito sa Maynila, ang dami na nangyari. Ako, nakalipat na ako ng hotel. Ikaw, umaangat-angat ka na sa salon. At tapos nalaman ko pa na magkakaroon ako ng baby junior. Bilis talaga ng panahon, ano? Parang kailan lang pinili natin ang makapagsapalaran dito. Nasakto mo, Manay. Gusto ko lang makita yung mga lahat na pinagdaanan natin kung paano tayo nakarating dito. Vicente ka na naman, ha? Pero alam mo, gusto ko yan.
Bagong tirahan. Bagong mga kaibigan. Ay, malay excited na akong nagdagan yung mga pictures dyan. Sinabi mo pa. Alam mo, kapag nanghala ka na, dito natin sasampay yung mga pictures na yan. Pagkatapos, kapag hotel manager ka na, siyempre dito yan. At ako naman, kapag nakapagsimula na ako ng aking mobile parlor. At saka, yung pinakabonggang social na Will Sell Spa. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa. Forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live!